Kailangan nga ba ang pagiging leader? Sa usaping pagiging leader, maraming sasang-ayon na mahusay sa pamumuno ang mga lalaki. Sa bilang na 17, 15 ang lalaking naging presidente ng Pilipinas. Tural na taglay ng mga kalalakihan ang pagiging matapang, malakas at matipuno. Isa rin ito sa mga hinahanap na katangian ng isang leader. Dato. Sa Pilipinas, mas kinikilala nating mga pinuno ang mga kalalakihan simula pa noong pre-colonial. Dato ang mga namumuno sa mga bayan na tila daladala pa rin natin ngayon. Sandali. Sila lang ba ang dapat mamuno? Lalaki lang ba talaga? Wala bang karapatan at kakayahan na mamuno ang mga babae o parte ng LGBTQIA+? Okay guys, magkakaroon tayo ng grouping sa AP at CSP. So kailangan natin ng leader at bilang isang lalaki, ako na lang mag-volunteer as leader natin. Oo nga, ikaw naman ang lalaki sa amin is siguro ikaw na lang ang pwede namin na deliver. Oo nga, matalino ka naman. Tama. Seryoso sa kayo? Oo. Okay. Teka, teka! Lalaki? Bakit lalaki kayo? Kailangan kayo ng leader? Ano yung mas magaling naman kami. Wala kaming karapatan, dude. Meron, kaso mas magaling kami. Oo nga. Anong studies ang nagpapatunay na mas magaling kayo para maging kayo ang leader? Madami! Oh, hindi ka kasi nagre-research. Gusto ko pakita ko sa'yo. O sige, tamo. Napakadami hindi kasi kayo nagre-research ng tama. Leader. Pwede nga, mas magaling na kami. Kami na kami. Kami din naman na. Hindi natanggalan. Hindi nga. Isang malaking katanungan sa lahat. Sino nga ba ang dapat maging leader? Ako si Catherine Antuason, 15 years old, and tumakbo ko bilang yes o president. Siyempre, at first, hesitant ako kung bakit ako tatakbo. But, nung tumakbo ko sa SSLG, then natalo, napag-decide ko na tumakbo sa yes o kasi na-observe ko yung environment ng school is hindi ganun kaayos. Nakikita ko lagi ang kalat ng mga basurahan, and then sobrang dami lagi nung nililinis ni Kuya Guard kapag sila, inaayos nila yung basurahan. So, gusto ko mag-conduct ng project na kung saan is makatulong sa kanila para masegregate yung mga basura. My name is Jishel Marisi Coligado, 16 years old at tumakbo ko bilang BKD president. Of course, para matulungan din yung mga students natin when it comes to their problem sa paggamit ng mga drugs and of course yung pagiging alcoholic nila. And para din mapatunayan na wala sa kasarian ang pagiging isang leader. So ayun, magandang araw sa inyong lahat. So ako si General R. Calderilla and 16 years old. So I am the president of the Lilo National High School Student Council. So yung dahilan lang naman, o yung nag-iisang dahilan kung bakit ako tumakbo bilang president ng club is gusto kong sumama dun sa hanay ng mga student na leader kabataan. Kasi by that way, mapapakita namin yung sarili naming kakayanan sa pamumuno sa paaralan. So ayoko rin naman na parang isa karang ordinary student na parang wala kang ambag sa lipunan. Kaya yun yung way para may pakita natin na may maya ambag tayo sa society natin, yung pagiging student leader. Ako nga pala si Pastor Justin Roy Mergal at ako ay 29 years old and I'm serving as a full-time pastor for almost 8 years.
Una at higit po sa lahat, isang magandang umaga po sa mga mag-aaral ng Liliu National High School. Ako po si John Jericho Ferriol Gawat, former SK Chairman at ngayon po ay pinakabatang barangay kagawad dito sa Barangay Masikap. Ako po ay 27 years old na at ang unang dahilan po kung bakit ako tumakbo bilang sangguni ang kabataan chairperson dahil naniniwala po ako na bilang isang leader kabataan ay kaya nating makagawa ng isang makabuluhan at progresibong pagbabago hindi lamang para sa ating mga sarili kundi para sa ating mga kapwa kabataan dito sa Barangay Masikap. I'm Clary Bros Astrellana, 22 years old. Yung dahilan bakit ako tumakbo is to makipaglaban para sa nakakarami, hindi lang para sa sarili. Yung alam naman natin ngayon na yung mga kabataan is napapalayas na ng landas, yung iba. Yung goal natin is hindi naman maituwid, kundi yung youth participation is makuha natin. And sa akin, wala naman siya sa kasarian kasi binabase siya sa ability mo. Ability mo na mag-lead tsaka mamuno sa mga nasasakupan mo. Siyempre, kung babae ka, siyempre, wala naman tayo sa gender. Hindi tayo mabase sa gender para mamili ng mamumuno sa atin na yun yung pinapaniwalaan mostly ng matagal na panahon dito sa Pilipinas na parang kapag babae ka, wala kang karapatan or wala kang ability na mamuno. Pero ilang henerasyon na rin yung nagpatunay na wala sa kasarian mo kung may kakayahan ka bang mamuno. Sa tingin ko naman hindi kasi base sa experience ko, sa nakapaligid dito sa school natin sa Liliu National High School, mas dominant yung mga leaders na babae. And napapatunayan naman nila na wala sa kasarian ang pagiging isang leader kasi kung ano yung kayang gawin ng mga lalaking leader, kaya naman din ng mga babae. And yung iba nga mas nalalamangan or mas naaangatan pa yung qualities na naibibigay ng mga lalaking leader compared dun sa mga babae. So for me, hindi naman nababase sa kasarian yung pagiging student leader. Kasi for the first years or past few years, meron tayong mga babae na mga pangulo ng Supreme Secondary Learners Government o yung dating SSG. And nakikita naman natin na maayos yung pamumuno nila as well as yung reign nila dito sa Liliu National High School. So sa ibang party naman ng society, dun sa government, so hindi naman nagiging hadlang yung pagiging kasarian mo kung tatakbo ka sa pinakamataas na posisyon. And doon sa Senate, sa Executive Committee, or sa President, or yung Vice President, hindi naman din nangiging handang. So, bakit natin hahayaan yung iba't ibang kasarian na magiging leader? So, dapat hindi natin tignan yung kasarian kung tatakbo tayo sa isang posisyon sa pagiging isang leader. Para sa akin, hindi ko masasabi na kasarian ang basehan para maging leader ka. Kasi if you have the ability, the knowledge, you can be a leader. Everyone can be a leader. At hindi po yun, para sa akin, hindi nakabase yun sa kung anong kasarian ang meron ka. Sa aking palagay, walang kinalaman ang kasarian ng isang tao sa pagiging isang leader dahil ang pagiging isang leader ay nakaayon sa pagkakaroon ng isang pusong tapat na handang magbigay at magbahagi ng sarili sa kanyang kapwa. Actually, hindi. Kasi lahat naman tayo can lead. Walang pinipiling kasarian yung pagiging isang pinuno. Kapag tawag ng paglilingkod, tawag siya ng paglilingkod. Kailangan mo lang is, yung kumbaga sagutin yung tawag ng paglilingkod. Ayan. Lalaki. Kasi nga, ang dami na nga, meron na rin tayo ng president sa Philippines na naging president na babae. Di ba? Kasi hindi lang lalaki. Sinabi ko kanina na base siya sa ability. Kung may ability ka naman na mamuno, bakit pipiliin pa ko ano yung kasarian kung halimbawa, babae naman ako pero may kakayahan ako mamuno. So bakit hindi ako mamuno? Bakit di ako tatakbo kung kaya ko naman sa sarili ko? No, it's a big no-no kasi yung connotation na yun is matagal na dapat na sinisira kasi madami na nga tayong leaders na babae sa school and dapat we should also promote it sa ating higher government kasi kita naman nila yung qualities ng pagiging isang leader ng mga babae and
mapapatunayan na kaya, and kung mabibigyan ng pagkakataon, mas mapapaganda din nila yung pamamalakad dito sa ating school and of course sa ating ding bansa. So, nabanggit ko dun sa isa unang tanong. So, meron tayong mga babaeng pinuno ng bansa, ng school, or whatever organization. And nakikita naman natin na may kakayahan din silang mamuno. Hindi lang lalaki yung may kakayahan mamuno. Kasi hindi naman lahat pantay-pantay yung kaalaman ng mga lalaki. Hindi rin naman lahat pantay-pantay yung kaalaman ng mga babae. Kaya masasabi natin na hindi naman kailangan na lalaki lang yung may kakayahan mamuno. Dapat yung mga babae din. Para din sa akin, sariling opinion ko bilang tagapanguna, bilang pastor, ay hindi natin pwedeng i-enclose na lalaki lang ang pwedeng maging leader. Kasi kung tutusin, marami ding mga babae na mahusay ding mamuno. Manguna, mag-lead ng mga tao. At kung ating titingnan mabuti, kung i-enclose lang natin sa mga lalaki lang ang pwedeng mamuno, marami tayong siguro magkakaroon tayo ng maraming problema din in the future. Kasi hindi naman lahat ay pare-parehas ng ability. We have different abilities, we have different strength and weaknesses na pwede nating magamit sa leadership. Ang galing ng isang babae at ng isang lalaki pagdating sa pamumuno bilang isang leader kabataan ay nakadepende sa pagkakaroon natin ng malasakit sa ating kapwa, yung kakayahan natin na makisama at magbahagi ng ating sarili sa ating mga kapwa kabataan. So naniniwala ako, babae ka man o lalaki, may kakayahan kang mamuno bilang isang leader. Para sa akin, hindi. Lahat tayo may karapatan na na mamuno kasi nasa demokratikong country tayo. Lahat tayo may sariling choice. Kung gusto mo tumakbo, tumakbo ka. Kung gusto mong mag-lead, mag-lead ka. Wala naman siyang basihan eh. Kung sa kagaya nga ng sinabi ko, kung tawag ng paglilingkod, sagutin lang natin yung tawag ng paglilingkod. Wala namang pinipili yun. Ang para sa akin, para maging leader ang isang tao, sa tingin ko dapat maalam siya makinig sa opinion ng mga nasasakupan niya. Hindi lang yung basta opinion niya yung pinipilit niya. Halimbawa, gusto niya yung gusto niya ay masusunod, pero iba yung opinion ng mga nasasakupan niya. Syempre kailangan niyang sundin kung ano yung majority ng votes and yung opinion nila about dun sa bagay na yon. Kasi parang hindi mabubuo yung isang project na ini-initiate kung wala rin yung opinion ng iba, kung wala yung iba't ibang experiences na mabubuo, na dahil sa experiences na yun ay makakabuo na isang project. Yun lang. Siguro, the qualities na kailangan ng pagiging isang leader is yung may initiative ka sa pamumuno mo, and of course, you will know kung sino yung mga nasasakupan mo at ano yung mga pangangailangan nila na kaya mong gampanan. And of course, ang pagiging leader, hindi lang naman basta sa pagtakbo, sa pagiging role model, dapat may nagagawa ka rin. May mga projects ka rin na nakatutulong dun sa mga nasasakupan mo. And it should not be based sa gender. Kasi kahit sino kayang ibigay yung qualities ng pagiging leader, whether you are a man or a woman. So, para sa akin, ay unang katangian ng isang tao para maging leader is dapat may empathy ka. Dapat meron kang pakiramdam doon sa nasa paligid mo. Kasi kung hindi mo, wala kang pakiramdam o wala kang empathy, hindi mo makikita kung ano yung mga problema, suliranin doon sa nasasakupan mo. And pangalawa, dapat marunong kang matutong makinig doon sa mga nasasakupan mo. Kasi kung hindi mo sila papakinggan, paano mo malalaman kung ano nga ba yung pagkakamali or ano nga ba yung dapat na gawin mo pa or yung mga suggestions nila. And lastly, yung kakayahan mo na gawin or mapamunuan sila ng maayos. Kasi kung wala ka nun, paano magiging maganda yung reign mo? At paano ka makaka-come up with a good governance kung una sa lahat, wala ka naman, hindi mo alam kung paano mo sila pamumunuan? Dapat meron ng isang leader, katangian ng isang leader, ay yung isang leader na marunong magpakita ng magandang halimbawa sa mga tao. We should lead by example kasi isa yan sa pinaka magandang dapat magkaroon tayo. At ang leader ay kinakailangan may magandang pag-uugali.
Pag sinabi kang leader, hindi ka boss. Pag sinabing leader, you lead people. Hindi ikaw ang nasusunod. Hindi lang ikaw ang tagapagpasunod, kundi ikaw din mismo marunong kang sumunod. Yon ang isang leader para sa akin. Kasi hindi lang yan usapan ng talino, hindi lang usapan dyan ng galing, kundi yung may magandang pag-uugali na karapat dapat tularan at karapat dapat sundin. Base sa aking sariling karanasan at sa aking sariling pananaw, ang isa sa pinakamahalagang katangian ng pagiging isang mabuti at epektibong leader kabataan, una tigil sa lahat ay yung pagkakaroon ng isang pusong tapat, mapagmalasakit sa kanyang kapwa, sapagkat naniniwala ako kapag meron tayong malasakit sa ating kapwa ay nakikita natin yung kasalukuyang sitwasyon at kasalukuyang pangangailangan ng ating mga kabarangay at ng ating mga kapwa kabataan upang sa gayon ay makagawa tayo ng mga programa at aktibidad na pakikinakabangan ng higit ng nakararaming mamamayan. Matino tsaka mahusay. Ano? Pag partner yung matino tsaka mahusay ka, parang nandun na lahat eh. Yung pagiging matino mo is yung basehan na ano, yung basehan na ano, yung prinsipyo mo is mabuti. And yung if mahusay ka sa paglilingkod, makikita ng ibang tao na ah, okay pala to si Ginto. Yung paglilingkod niya is ano, maayos para ano, maayos na makamtan yung gusto niyang gawin. Ayan. Leader, isang maikling salita, ngunit may malaking gampaning nakakabit. Isang malaking tanong pa rin kung sino ang dapat mamuno. Nasa kasarian nga ba? Kahit nakalakihan na nating lalaki ang namumuno sa ating bansa, dapat alisin natin ito. Hindi dapat tinitignan ang kasarian sa pagpili ng namumuno sa ating bansa. Hindi dapat lalaki lang. Katangian at kakayahan dapat ng isang taong mamumuno ang dapat basihan, hindi ang kanilang kasarian. Mga kapwa naming mamayang Pilipino, itatak sa ating isipan na kahit sino pwedeng mamuno. Lalaki, babae, o parte ka man ng LGBTQIA+. May karapatan kang mamuno sa bansa. Kahusayan ang tinitignan, hindi ang kasarian. Kahusayan ang tinitignan, hindi ang kasarian.